What's up mga lords, at welcome back sa ating panibagong video mga lords. So ayun, for today's video, ayan, nabasa nyo naman yung ating title ng ating video for today mga lords. So may kasama tayo ngayon, at yun, at ang video natin ngayon mga lords is magpapalit tayo ng ating stop na bulb sa may headlight natin mga lords, at kakabitan natin siya ng LED light. So may kasama tayo ngayon mga lords. So siya yung pinatira natin ng ating pag-install ng ating headlight mga lords. So yan, nandyan yung ating bunso mga lords. So siya yung ating mechanic for today. Tara, umpisa na natin to. So yun, and let's go. Welcome back mga lords. So yun, patuloy tayo sa ating video po today. So ito yung binili nating brand ng headlight mga lords, sa Osram LED driving light. Yan. So dahil yung ating headlight ng ating Mi 125 mga lords is yun nga ay hindi na siya masyadong nagpa-function. So yun, ito yung napili kong bilhin, at na-testing na rin namin to bago ko to binili mga lords. So yan, at napakaganda. So sa mga gustong bumili nito, yan, click nyo lang yung link o yung yellow bag. Yan. So para direct kayo doon makabili sa seller na pinagbilan natin mga lords. So good quality siya mga lords. Chinek ko siya. Yan. So solid na aluminum ba to siya. Yun, at ang headlight pala na to mga lords, dalawang kulay meron ito, yellow at puti. Yan. So tara, install na natin to doon sa MIUI 125. Let's go. Ayun, at inumpisan na rin ni Bunso na tanggahin yung ating mga screw sa headlight o dito sa may front ng ating fairings mga lods. Yan. So pag sa pag-install nito mga lods, o pagbabaklas mga lods, so gumamit lang kayo ng screwdriver. Yan. So lahat ng tatanggalin dito mga lods is itong Phillips screw lang yung gagamitin nyo mga lods. Yan. So yun mga lods, at medyo mainit yung panahon dahil dito lang kami sa labas. So mabilis ang pag-i-install lang to mga lods. Yan. So yung ating nabiling headlight mga lods ay plug and play lang yun mga lods. Napakadali lang yung install, at so tatanggalin lang natin itong unahan niya mga lods, itong cover niya sa unahan. Kasi itong sa Mio mga lods, napakadali lang magtanggal ng headlight nito, dahil hindi tulad dun sa ating Aerox mga lods, madaming kailangang tatanggalin bago matanggal yung kanyang headlight. So itong Mio mga lods ay sa isang buo na to. Yan, tulad nito yun. So tatanggalin mo lang yung socket nito mga lods, and nakakonekta dun sa battery. Yan. So yan siya mga lods. So dito na lahat yung kanyang yan, medyo natanggal pa yung kanyang signal light. Yan. So mamaya ikitan natin to lahat. Yan. Total nabuksan na rin natin to. So lahat ng wirings at mga kwan dito, kung may mga maluwag man, higpitan natin mga lods. Ayun mga lods, at ilipat din kami ng pwesto mga lods dahil napakainit dito sa labas. Yan, so doon kami sa sala muna, at doon na namin ikakabit itong bagong bulb ng ating MIUI 125. Yan. So siya nga pala mga lods, sa pagtanggal ng bulb na to mga lods, kailangan na dahan-dahan lang, baka maputol o mabasag yung bulb ng stock ng ating mga motor mga lods. Yan. So yung nabili nating bulb mga lods, pwede yun siya sa may kahit anong klaseng motor mga lods. Yan, universal naman yun siya mga lods. Yan. So yun, actually dito mga lods, pwede na namin ikabit agad yung bulb. Pero napag-isipan namin dalawa na hahanap kami ng mas mabilis na way kung paano ba
mas madaling tanggalin itong bulb na stuck na ito, manods. Nag-explore lang kami ng konti, manods, dahil gusto lang namin subukan kung matatanggal ba itong cover ng headlight, manods. Yan, so kaya in-unscrew namin yung mga pairings dito, manods. Kaya yun, siniperit namin yung cover ng headlight sa headlight. Yan. So, yun, tinignan namin dito kung pwede ba siyang buksan talaga. Matanggalin namin sana yung cover ng headlight, yung yung transparent na yung manods. Pero naisip namin na madami pang gagawin. Napakadali naman din na kasi may mga lock lang siya dito sa gilid niya, mga lods. Yan, nakita yun sa, yan, may mga lock siya. So, may screw din siya dun sa may gitna na 10mm siguro. Yan, so, sabi ni Bonso na wag na lang daw. So, yun, tanggal na namin yung stuck na bulb. So, ito yung stuck na bulb, mga lods. Yan, so pag bumibili kayo ng mga motor, manods, ito yung nakakabit sa stock na bulb nyo, manods, ng inyong mga motor galing kasa. Yan, ito yung color yellow, manods. Yan, so ito almost 5 years na rin to bago pinapalitan ng ating partner yung kanyang stock na bulb. So yun, tapos na namin kinabit. Napaka basic naman na install nito at ikabit, manods. Halos hindi nga na namin na videoan yung pag-install namin ng ating bagong LED bulb, mga lods. Alam kong kayang-kaya nyo rin to install, mga lods, at napaka basic at napakadali lang nito. So bumalik kami ulit dito sa labas. Yan, all goods. Yan, tinesting na namin to, mga lods. Yan. Itong motor, mga lods, may nakikita kayo, napapansin kayo na may blue dito sa gilid niya, mga lods. So kinabit din yan ng ating bunso, mga lods, dyan sa motor na yan, para magmukha daw parang alien yung motor na yan. So ewan ko ba kung nagmukha ba tong alien, pero yun, yun ang trip niya. Pero nagustuhan din yan ng ating partner yung may pagka blue sa may both side ng kanyang motor. So yan, mga lods, gumana yung binili nating headlight o bulb na LED light, mga lods. Yan. So hindi lang na rin masyado makita yung liwanag nito kasi umaga ito, mga lods, mga alas mga 12 natin ito ikinabit. So pero nakita ko na din sa mga reviews, mga lods, yan, na maliwanag talaga siya, mga lods. Yan. So tinanggal muna namin, hinigpitan namin yung mga kailangan higpitan. So yun, nag-testing kami ulit, mga lods. So yan, tinesting namin yung high and low. Ayan. So maganda naman siya tingnan, mga lods, kesa dun sa stock na yellow. So ito kitang kita mo siguro kahit yung langgam. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today, mga lods. So abangan nyo na lang yung susunod nating video. So yun, God bless and peace.